mit Namayan, pinagpalakad, dakilang biyayang pangako niyang sumilay na. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na pinili natin na lumayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabinsanyo. At itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon.
Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan, ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap. Hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Mga ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapala din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan, salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sarisaring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipo nila sa mga sisidla ng mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon.
Doon yung mananangi sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang evolutionist ang nagsabi na ang lahat daw po ng bagay na naririto sa mundo ay tutungo sa kung tawagin ay omega point. Na kung ating itatranslate sa dalawang salita, kung tawagin ay final end or ad finem. Ibig sabihin, nag-i-evolve ang tao patungo doon sa kanyang huling hantungan. At kung ating i-uugnay yan sa ating paniniwala, wala naman tayong huling hantungan, kundi yung ating ding simula. At sa ating pananampalataya, ang tawag dyan ay Alpha and Omega, na walang iba kundi si Kristo. Yan ang ating ad finem, yan ang ating final end. Kaya nga ang magandang tanong na ating pag-isipan at pagnilayan ngayong umagang ito ay paano tayo mapapapunta o mapapabilang doon? At mararating natin yung final end na kung saan kabilang tayo in the light of our gospel doon sa pinili ng Diyos para makasama sa kanyang kaharian. Malinaw na sinasabi ng ating mabuting balita na pagdating ng araw na kung tawagin ay judgment or katapusan ng mundo, ihihiwalay ng Diyos ang mabuti sa masama at ang mabuti ay mapapasama sa kanyang kaharian. Makakasama si Kristo at ang masama ay mapapunta sa impyerno. That's clear sa pangaral ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang tanong sa atin ay, papaano tayo makakasama sa kaharian ng Diyos? Paano magiging hantungan natin si Kristo na siyang daan patungo sa pagkabilang sa kaharian ng Diyos? May tatlong bagay na napakahalaga na pasimulan natin ngayong tayo ay naririto pa sa lupa, ngayong tayo ay meron pang tsansa na gawin upang makasama sa kaharian ng Diyos at marating yung ating ad finem. Number one, kasunuran or obedience. Kasunuran kanino? Kasunuran sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa kung paano sinunod ni Moses ang detalye kung papaano gagawin ang tabernakulo. Hindi siya nagtanong. Hindi niya kinwestiyon ang Diyos. Hindi siya nagpaliwanag. Sinunod niya ang Diyos dahil alam niya na siya ay Diyos. At dahil dito,
nakinabang ang buong sambayanan ng Israel. At dahil dito, natupad ang kalooban ng Diyos. Ganyan din mga kapatid sa buhay natin. Kung gusto nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, ang una nating gawin dito sa lupa ay sundin ang kanyang kalooban. Huwag labagin ang kanyang utos. Diyos iyan na siyang may alam ng lahat, na siyang alam kung papaano tayo magiging mabuti at kung paano natin mararating ang ating ad finem. Kaya sundin natin or maging masunurin tayo sa kanyang utos at turo. Ikalawa, pananampalataya. Hindi basta pananampalataya ang kailangan natin para mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kailangan natin ng pananampalataya kay Kristo. Hindi basta simpleng pananampalataya lamang. Hindi basta naniniwala lamang sa Diyos. Specific ang hinihingi sa atin bilang mga binyagan. Ang manampalataya kay Kristo bilang Diyos na totoo at tao namang totoo. Sa ganyang katotohanan, tayo ay inaanyayahan na paniwalaan ito, panampalatayanan ito upang idagdag sa kasunuran at marating natin ang ating omega point na walang iba kundi si Kristo na siyang daan para marating natin ang kaharian ng Diyos. Ang huli, paggawa ng mabuti o yung tinatawag na works of charity. Hindi sapat ang kasunuran lamang sa turo at aral ng Diyos. Hindi o kulang kung walang pananampalataya kay Kristo na Diyos na totoo at tao namang totoo. Habang tayo'y narito pa sa lupa, hindi lamang inaasahan sa atin ang kasunuran at pananampalataya kay Kristo. Inaasahan din sa atin at ipinag-uutos sa atin na gumawa ng mabuti sa kapwa. Paglingkuran ang kapwa. Sapagkat ito ang concrete manifestation of our participation to the mission of Christ. Ito ang tanda ng ating pagiging tunay na Kristiyano o pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya nga sinasabing tayo, ang kamay ni Kristo dito sa lupa. Yang tatlong yan, mga kapatid, ang magandang hindi lang mga kaisipan o mga konsepto, kundi ang mga bagay na inaasahan sa atin upang makasama tayo sa kaharian ng Diyos at marating natin ang ad finem or ang final end natin at sama-samang magpuri sa Diyos sa kanyang kaharian. Malinaw na sinasabi ng mabuting balita ang ganito. Sa katapusan, ihihiwalay ang mabuti sa masama. Ang mabuti ay pupunta sa langit, ang masama ay pupunta sa impyerno. Mga kapatid, habang meron pa tayong panahon, habang binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon, gawin na natin at sundin ang kanyang ipinag-uutos.
manampalataya kay Kristo, sundin ang kanyang turo at aral, at gumawa ng mabuti sa kapwa upang makapasok tayo at makasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Yesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanam. Ngayon at man Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama nit sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang aral mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin at huwag mo kaming ipain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isang paglaban.
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Claygo or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po na sa lahat ng gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana
ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita ang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Agosto ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang kabanalan at aral ang Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipaya kanyang pagkalinga kaba, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.